Samantala, hanggang sa Sabado pa raw naka-shutdown ang radar system sa Tagaytay para bigyang daan naman ang pagkukumpuni ng pasilidad. Bagamat maraming flights po ang apektado, ito'y paghahanda na para makasabay ang pasilidad sa bagong sistema. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, tama nga, no? Sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang isinasagawang pagkukumpuni sa radar ng CAAP dito sa Tagaytay. Bahagi ito ng sinasagawang upgrading sa kanilang sistema dahil dito pansamantalang nakapatay ang nasabing pasilidad hanggang March 11. Ayon sa CAAP, Connie, inihanda raw ang radar sa Tagaytay para makasabay sa bagong sistemang ipapatupad ang CNS-ATM o Communications Navigation Surveillance and Air Traffic Communication System. Ito raw ang magbibigay ng kapabilidad sa bansa para ma-monitor at masingil ang mga aircraft na dumadaan sa ating himpapawid. Dahil dyan, dalawa na lamang muna sa tatlong radar ng bansa ang gagana. Isa sa Cebu at yung isa pa sa Lawag. Pero dahil sa ang radar sa Tagaytay ang nagsisilbing mata ng mga paliparan dito sa Maynila, kinakailangan tuloy magbawas ng mga flights dito. Kung sa pangkaraniwan ko, ni nasa 40 ang lumalanding at lumilipad kada oras. Ngayon, ibinaba muna ito sa 32. Sa madaling sabi, aabot sa 700 flights ang maapektuhan. Sa kabila nito, Connie, tanggap naman ng ilang nakausap namin mga airline companies na mahalaga ang ginagawa mga upgrade sa sistema. At dahil nabisuan naman sila maaga, nagawan daw nila ng paraan para may adjust ang kanilang mga flights. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.